kalabanin ng isang player na andaming hero. Andaming hero. Kumbaga parang kahit sinong iba, parang yun ang nakikita na kay Ma'am Shoes. Oo, lahat na ata kaya niya explain eh. Kahit diba? At saka kahit mawala pala yung mga explain niya heroes, parang kahit hindi yung explain na hero, nagagawa niya explain. Nandun na, oo, yun nga eh. Kulang na lang pati nana explain niya. Oh, kung pwede lang eh. Kung pwede lang, baka naman pwede lang ipakita, pero sa dalawang teams natin na to, specifically for Todak, I think this is the time for them na patunayan na isa sila sa mga teams na talagang magaling mag-adjust sa loob ng isang laro as we head on to our drafting phase. There's your respect on the link para kay Albert. Ayaw na nilang ibigay for sure. And there's your Barats, another jungle na in-out ng side ng RRQ. Hindi ako magugulat kung baka pwede ngang iban ng Todak yung Franco na. Kasi una, nirespeto na nila yung kanina. Nirespeto na rin nila ngayon yung Savior. Or pwedeng nakawin na nila muli yung Franco. Sinabi natin yun kanina, second pick sila. Pero kung hindi man tumaba ng Todak, open ang Franco ng RRQ. High win rate kay Vin. You give Franco to Vin, RRQ win. Oo. Kumaga, saktong-sakto. Nakita natin yan ang game number one. And for Todak, medyo natatagalan talaga sila on this ban dahil kailangan nilang isipin Franco, kung kukuhanin ba nila yung Franco or bibigay ba nila yung Franco at kung magsistick ba sila sa Eve. Kasi ang hirap kanina eh. Actually, mapapansin natin for Todak, priority talaga nilang makuha Eve, yung Eve. No? Eh. Kay Kuya Moon. Oh, pero iba kasi kay Moon. I feel like for Moon, mas madami, mas mapapakita niya yung full potential niya kung high damage. Yung mga ano, yung mga... Pwede sila magsisilion nga. Yung may burst. Ay, hindi na nag-pranko, nag-akay. Oh, diba? Ryan. Sabi ng RRQ, ano ba sinasabi mo, Kuya Manjin? Kaya din namin ang ibang priority pick. Aakayan namin. Papakitaan namin kayo. Oh, kung baka si Albert kahapon, ang ganda na pinakita niya performance actually with the Akai. Yung sinasambot niya. Oo, ayan, inakaw. Mukha nga, ito ang better drafting sequence para dito kay Todak. Kaso Chantel, baka alam ng RRQ na nanakawin yung Franco kasi nag-akay sila agad eh. Oo, sabi nga, teka lang, game number one, kinuha na natin yung Franco. Oo, yun nga eh. So, kuha natin ngayon Akai dahil hindi na ban, bigay natin yung Franco. Sabihan mo ako kung tama kasi yung Ebis Bean pwede mong ipangsagot dun sa kagad eh. Ayan. Diba? Oo. Yan na. Ninakaw na rin yung Eve. So set up team fight clash type para sa side ng RRQ on the Atlas. Mapapare saan ng Todak dito to use a Purify. Sobrang or baka magdigi sila dito. Pwede sila magdigi actually. Ayan. Mamaya. Late sa last few picks. Pwede na mage type dito.
Dikit kayo para magkakitaan kayo sa isa't isa. Oo. Makita natin si Chico. Bin! Another Fatal Links! And dinagdagang pagkakang pasok ni Skylar, the damage output is enough to take out the Hellcat. Albert would have a spin. And looking at the damage output of RQ Hoshi, nag-isa-isang nalalaglag ng heroes ng Todak. Hillward manipulation, hindi na kinailangan dahil nasa labas din yung heroes ng Todak. And ang kaya nilang gawin is tumakbo. And RRQ, again, the mechanics. Wolf, kanina ba natin nakikita to? Vin, nagdikit lang, split second, si Chico. Tsaka yung, that was the Franco. Oo. And tinalo nang dyan agad. Oh my. So medyo may pump fake, nakita nyo, nakita agad nila si Chico. At ang na-feel na RQ Hoshi, okay, parang hindi yata magandang ilaban to. So nag-back sila, nagpakita si Vin na pa-back na siya. Tapos flicker ulit with the Fatal Links. Grabe. Ibang level ng mechanics coming up from RQ Hoshi. And then, nandun si Skylar. Alam mo, ano pang gagawin mo kung ikaw yung i-retail, tapos na-fatal links na, matik, da-damage ka na doon. Full commit, tumalon siya kaagad, sabi niya, roar. Roar, oo. Di sila iwas, pero nag-roar. Oo, eh, wala. Sila na lang Indonesian eh. Siyempre, represent everything. Grabe. Wow, what a nice moves, movement. Vin. Pwede siyang makapag-set dito, pero hindi niya alam na may tatlo. Ayun, tumalong kagad, sabay-sabay sila. Grabe. Ito si Albert nga, nagja-jogging na lang. Wala na silang pake. 26 seconds before the turtle at lamang sila ng 4K. Parang yung disparity, yung gold deficit ng RQ Hoshi per game Vin, at 6 alam minutes, niya, pataas ng pataas eh, no? Alam niya, tatlo yung tao dito. Hinukos siya ni Franco yung pinagabi. And ayan na yung burst na inaharap natin ni Chico. Nakulong sa real world manipulation, Albert. With a follow-up, hindi na kailangan R7. Pinatay pa yung jungler ng Todak. And that is 4 heroes down. Immediate takedown by RRQ Hoshi. Isang talon nila kay Vin. Sabi ng RRQ, we are family. Oh my, did you see yung burst, di ba? Yung Eve Ultimate, tapos hindi pa sila itigil. Si Formis kailangan tumakbo. But yeah, Eve Ultimate, Real World Manipulation, sabay yung paulan ni Skylar. Yeah. Tapos meron ding, eventually si R7 nga, tumapos na lang. Pero in Skylar and Clay pa lang was enough for the damage output. Nag-group up sila dun sa Atlas kasi halos melee itong Todak eh. Grabe, gets ko na kung bakit pinick pala yung Eve into Atlas. Feeling ko binibait nila yung Hellcurt, pero hold that on. Yams. Ganda namang takbo noon with the sword intent. Kinaka-champion nakatakbo na sa kabilang side ng bato. And Todak, they're not gonna be able to get the kill on the Benedetta. Meanwhile, on the bottom lane, 4 mates, look at the damage coming out from the Irithel. Sobrang sakit na ni Skylar. Mukhang na-seminar ni Kuya Lemon sa paggamit ng Irithel. Ibang level ng Irithel to na nakikita natin. R7. Uy, grabe naman prediction. Darker helmet yun, ha? Makula kay Momo. Pinagabi na Vin. Where is the Fatal Links? Naka-silence dito. Yung Benedetta kaya hindi... Actually, yung Irithel kaya hindi siya makakita. Fatal Links sinamit na ni Vin. It's the security position team fight versus Moon and Todak. Again, trade lang ang nakuha nila dito. Vin! Damage! Enough. Para mapatay yung Atlas versus Chico. Sobrang yaman na ni Clay. Albert. Gagawa niya yun. Another knock-up onto 4 Maze. Hook will not connect. Ang sakit na nung Akai. Pero Wolf, si Chico sabi niya, okay guys, patay ko na yung Atlas. Pero Clay, real world manipulation kagad nilapag niya kay Chico. Every single time, no, basta nasa loob yung Beatrix, ginagamit niya kagad yung RWM. Real world manipulation. 100 to 0. 100% HP to 0 ng isang ultimate lang. And this is because of the damage output ni Clay na Eve talaga. I think nag-commit yata siya sa match. Ayun nga. Ay, hindi nga. Ice Queen 1. It's enough na. Kasi malaki talaga yung... I think may konting slow din na nabato pa dun si Vin dahil dun sa passive yung Frigid Breath. So, added pa yun. Tapos isa lang yung talon ni Chico noon. Wala pa siyang flicker. Cooldown pa ng time na yun. Fatal Links. Beautify has been forced out. And Todak. Nakakuha naman ng tower sa bottom lane pero nakabang pa. Si Moon dito, there's the knock-up, there's a combo onto Albert, walang bawas whatsoever. Yung was forced to flicker out and humabol pa si Albert. Asa ng heavy spin, hindi pa rin kinokommit. Hinaharap nila yung heroes ng Todak dito, hindi pa naglalabas ng real world resolution ng RRQ Hoshi. Walang damage yung Julian kay Akai. Wala. Iniinda lang. Again, may mga shields din coming out from the passive. But it does, hindi lang yun. Madami pang, dami na rin kasing items ang ating Akai. Kaya naman, makikita natin, ito, at least may Malefic Roar na. So, R7? They will have the damage this time. R7, very unlikely makakuha ng kill sa kita. Uy, let's check. Oh, Vin, umaamba! Fatal Links! Uy, naka-flicker out si Moon sa Fatal Links. First time ko nakita yun.
usually hindi nakakapigot sa pit. Timing, timing. Kasi numakan din talaga. Ito, napag-push dahil doon. Yubes, Yubes. May top lane na habol nila yung Benedetta. May flicker. Actually, may kagat pa si Yubes. Pero nakuha na ni Albert yung Lord. Benedetta still alive on the top lane. 4 mates with the 4-inch Star Moon. On to 4 heroes of RK Hoshi. Ginamit ng Darknet Pulse pero wala pang target na natatanan na Albert with Heavy Spin. Hindi siya nakasilence. Kita niya lahat dahil immune sa CC ang RK Hoshi. And si 4 mates pa yung napasama sa teamfight na yun. Nakikita natin yung ano, yung update dun sa sprint na dahil pinick up siya ni Eve, parang hindi na ganun ka-hard counter ang isang Hellcurt. Yeah. Have to always be careful. Kung i-go mo yung Eve, kaya make sure na wala siyang sprint. In fact, malayo pa nga si Momo dun sa area na nandun si Clay. Pero nag-sprint agad si Clay, papunta dun sa kanyang base. At alam niya kasi na yun talaga yun. No other reason kung bakit mag-ultimate dun si Momo. So, yung counter dapat sa Eve ay parang nasasagot ng RQ Hoshi sa ngayon. Oo, talagang tinatakbuhan lang. And yung Deadly Boys and Stinger talagang mahirap i-connect. Lalo pag mabilis maglakad. Oo. Yung heroes ng RRQ Hoshi. Albert, 2 levels advantage over Momo. Again, pinapakitaan siya parang jungle. Oh my goodness! Paano pinatay yun? Heavy spin, seems like. At ito lang yung may cooldown Vin, yun. Vin, meron siya ultimate dito, ha? Uy, drop 16 man yun. Woo! And mukhang pupush na ang RRQ Hoshi sa may mid lane. Bottom lane nandun si Skylar. This is the real threat. Pero meron pa yung sabog. May holy defense pa. Yep. Abot ba? Abot ba? Abot ba? May delay yun, di ba? Oh, meron. Meron. 3, 4. Basta pag nakita niya yung minion wave, 4 seconds, four. Bakit siya sumabog? Right. Si Vin, meron siyang Fatal Links dito. Meron ding perfect match and meron ding flicker. So, pwede siya magharap ng kill. Albert with jump in for Maze. Sustainable pa naman yung Esmeralda pero nakaabang pa si Yums since may backline. Ang main problem nila ngayon is, again, kompleto yung skills dito. Yeah, they do know na may purify doon si 4 Maze. Hindi na i-commit. Meron pa silang makapal na minion since may top lane, so pwede pa silang mag-push. Effectively, tatanggalin nila dito yung lahat ng outer turrets. Gabi, malaki galit ng RK sa Tore talaga. Yums! Nako, abot siya nung Fatal Links dito pero hindi siya ginaw ng RRQ. Sabi nila, ibang target priorities natin. We're not gonna change the playstyle. Isa lang ang tinatalunan ni Vin yung mga key heroes. Uy, sa Todak. Pwesto. Yata ni Moon, kaso may security guard yung Eve. Oh, nagpadilim na. Nagpadilim na. Kita ni Atlas yung Esmeralda. Ipit. Albert, ipit. Purify. Purify. Fire. Uy, nahook! Pero may ipit pa rin, mayroong heavy spin. Vin, kukumit ba yung Fatal Link? Still holding the ultimate. Alam nila na hindi ito yung team fight na hinahanap nila and they're waiting for the next Lord. And in 23 seconds, magkakaroon ng next Lord. At walang Dark Knight Falls na available for that fight if they've time it long enough. So kung maglalaban at lalaman sila sa ngayon, alam nila na mayroon silang advantage. What they can do is to position themselves around the Lord. Pero nakapwesto din dito yung Todak. Ito na ang sugal ito, ng Todak. Ito ang best of the best. Kompleto lahat. Battle spell, ultimate. Actually, wala pa yun kay Momo, pero magkakaroon na in just a bit. Probably 5 seconds. And Vin, ayun na. Nakita niya si Yums. Fatal Links, asan? Hindi pa rin ginagamit. Hindi niya kinakasa. And this battle built up by the Hellcurt. Ooh! Albert forcing the flicker onto Moon. I mean, force the flicker off Moon. That's gonna be a kill here for RRQ Hoshi. Nakabang si Momo dito. Clay. Ultimate. Vin. Again, and naginamit na yung Darknet Falls, pero oh my goodness, Fatal Links! Ginamit pa yung flicker para makahuli ng dalawa! And Todak loses 3 heroes, RRQ Hoshi. This is gonna be a free Lord for them. Very good plan coming out from Todak. Kaso napitas si Moon. Hindi sila nakakuha ng pag-contra doon. Albert na slow na dito si Yums. May additional slow pa lalo. Ice Retribution making its wonders. Pero nakita mo yon, isang sprint lang, hindi natatama yung Deadly Poison Stinger. Wala talaga, hirap patamain na hook. Si Albert dito, napasama pa yung gusto niya mangyari. Probably hindi nila magagamit yung Lord. That's a big shutdown, by the way. Magre-respawn na yung mga members ng Todak while yep. Si Albert matagal pa. Late game is the name of the game here for Todak. But again, the problem, yung pag-connect kanina na Deadly Poison Stinger, hindi pa napatay si Clay. Pero love to comment si Vin, kasi ang katabi niya si 4 Maze. And napangit ang pwesto niya para gamitin yung Fatal Links. Nag-flicker pa siya para maidami pa niya Hellcurt. Lumay-clear dito ng Todak yung bottom lane, pati na rin yung mid lane. And like we said, without Albert, makapag-clear ang Todak ng madali. Aangat sila dito, pero may death boost na pinaplano ang side ng RQ Hoshi. 4 Maze. Wave on the top lane. Naghahanap ng team pa rin Todak. They're grouping up.
Pero si si Moon nasa bottom lane, di maganda yung game ng Julian ngayon kasi siya talaga yung pinagtitripan ng RRQ. Si Dino ni Skylar, I think ayun nga Electro Flash tapos I think naka Windtalker din siya. So meron nung meron din na added bonus. Makita natin na siya yung pinakamayaman sa game. Yeah. Oh, pinakamataas na damage. Oh, in fact, and it's rare to see this lalo na pag may Eve. Typically, yung Eve talaga yung most damage shot, but this time, actually, pati Esme. Activated talaga nila yung itong si Skylar. With 8K na golden mula sa RQ Hoshi at 15 minutes in, pwede nilang hintayin yung next na Lord or patagalin. Ah, pati na 18 minutes. Even, Franco yun, ha? Singer, pero binalikan ng Fatalinks! And that is the Hellkirk down. Ang ganda sa anong idea, i-burst kagad yung Franco. Pero sabi ni Vin, bakit ikaw yung nagpakita? Jungler ka, kinuha kagad ng RQ Hoshi. Real world manipulation onto Yums. Pero pumasok 4 maze para lang makancel yung pag-go ng RQ Hoshi. Pero tuloy-tuloy pa rin yung paglaban nila kay Franco. Hindi pinansin yung Esmeralda. Now, Initel is trying to deal damage onto Esmeralda. Napakagandang ipit mo na kay Albert. Naipit pa sa pader. And 4 maze, walang pupuntahan. 3 heroes down on the side of Todak. And this might be it, Wolf. May mga papasok na minion wave. That's the main reason but natin sinasabing Atlas may is a flicker, counter. May flicker! May flicker si Vin! Puppy Immortality, pinapatay na yung Beatrix. RRQ Hoshi with one ultimate might just secure the game. Hinampas na ni Albert and they get the 3-0 victory over Toda. And that's why we say the Atlas is a counter to the Franco. Sa pinaka crucial na moment, nahatak yung Atlas katabi ng isang Hellkirk. Nakita na ni Yums eh, pagkahatak niya, teka, hindi ito yun. Kaso si Hellkirk, wala na siyang magagawa. Nandun na siya at naipit. Fatalinks was there, wala siyang Purify, wala siyang kahit anong talon at hindi man lang siya nakareact. At sabi pa ni Vin, salamat Yums. Binigyan mo pa ako ng malupit na target and with the kill of the Hellkirk, it's over. Oh my.